Let's pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Magandang araw! Ang topic natin ngayon ay tungkol sa pronator teres muscle. Isa ito sa mga flexor muscles natin, or anterior compartment of the forearm muscle. Kaya ang topic natin ay yung muscles dito sa ating anterior forearm, o ang tawag sa kanila ay flexor muscles. Ito yung ating mga pag-uusapang muscles. Forearm flexor muscles. Ito yung mga muscles sa anterior compartment ng ating forearm. Kaya meron tayong superficial, intermediate, at saka deep. Ang unang pag-uusapan natin ay yung pronator teres. Isa ito sa mga superficial muscles sa anterior compartment ng ating forearm. Ngayon, ilalapit ko ng konti. Kung gusto ninyong kopyahin, pwede nyong kopyahin. Ipo-pause lang ninyo. Ayan. Forearm flexor muscles. Uunahin natin dito yung pronator teres muscle, isa sa mga superficial muscles. Parang nakakalula ang dami, iba-ibang pangalan, pero matatapos din natin ito. Pwede nyong i-pause. Pronator teres muscle. Ito si Lady Bear. Pag gusto niyang matulog ng prone, ganito ang prone position. Yan. Diyan galing yung pronation na word. Galing siya sa word na pronus. Latin word yon na ibig sabihin ay lying face downward. Kapag naman supine, ganito ang supine. Supine position. Ayan. Yan ang prone position. Ulit. Prone position, ganito. At dito naman sa ating forearm. Alis na si Lady Bear. Alis na siya. Lady Bear, bye! Dito naman sa ating forearm, ito yung supine position. Pag sinabing prone, ganito. Yan ang prone position. Ito ang prone position. Ito ang supine. Ito ang prone. Pag sinabing ipropronate ko yung aking kamay, pronate, yan. Pronation. Kaya tinawag siyang pronator teres muscle kasi iyan yung action na kanyang nagagawa. Iyan ang naitutulong ng ating pronator teres muscle. At yung teres, galing yun sa Latin word din. Ang ibig sabihin ay para siyang round or cylindrical. Yan, teres, ibig sabihin round. Pero hindi naman siya eksaktong round. So, pronator teres muscle.
Dalawa ang origin ng ating pronator teres muscle. Kaya magpapaalam na sina flowers dahil kailangan na natin ang focus sa bones. Ayan. So ilapit ko muna ito. Ito yung ating humerus. Ito yung ating humerus. Sandali lang ha. Humerus. Ito yung ating ulna at saka radius. Alisin ko muna itong mga muscle dito. Ayan. Meron tayong dalawang origin ng ating pronator teres. Isa dito sa may ulna at saka isa sa humerus. Sa may humerus, nanggagaling siya sa medial epicondyle ng ating humerus. Sa may ulna, so dalawang origin, nanggagaling siya sa medial border of the coronoid process of the ulna. Kasi ito yung ating coronoid process. Ngayon, nandito daw siya sa medial border. Kaya, dalawa ang pinanggagalingan or origin ng ating pronator teres muscle. Ang insertion naman ay dito sa ating radius. Lateral ang insertion site, lateral aspect of the shaft. Ito yung shaft ng radius. So, sa lateral side, ang insertion site ng ating pronator teres. Ngayon, ilagay na natin yung muscle connection. Mula sa ulna, dito yung insertion site niya. Kaya, ito yung ating ulnar head kasi galing siya sa ulna. Meron naman tayong humeral head ito kasi galing sa humerus papunta rin sa radius. Kung mapapansin nyo, mas malalim ang location o position nitong galing sa ulna. Nandito siya. Kaya naman, ang ibang tawag sa ulnar head, ito ay deep head. Ito naman, dahil mas mababaw siya, ang pangalan ng humeral head ay superficial head. Ayan yung mga origin ng ating pronator teres muscle. Sa humerus at saka sa ulna, at mag-i-insert siya dito sa radius. Kung dadalhin naman natin dito sa aking kamay para mas ma-imagine natin yung ating pinag-uusapan. Kaya yung isa galing dito sa ating humerus papunta sa radius. Parang ganon. Yan. Tapos yung isa naman galing sa ating ulna dito sa banda dito yung ating ulna papunta rin sa radius. Yan. Kaya makikita nyo yung dalawang pinanggalingan. Kaya naman, pag magko-contract itong muscle na ito, yan ang position nila. Pag mag-contract, mapropronate niya yung ating kamay. Kaya ang action or ano ang nagagawa ng pronator teres? Pronation. At isa pa, weak flexor din siya. So, pronation at saka flexion. Pero mas lalo na yung pronation. So, ito yung pronation. Ayan ang pronation. At para mas ma-imagine natin, humerus, tapos tignan nyo yung radius. Ayan.
Kaya dito, itong drawing na ito, nakasupine. Yan, nakasupine. Tapos makikita nyo yung origin ng ating pronator teres. Isa galing sa medial epicondyle ng ating humerus. At yung pangalawa galing sa ating ulna, doon sa medial border of the coronoid process ng ating ulna. Ngayon, pag nagpronate, makikita ninyo, yung radius natin, magbabaringkwas. Ilocano yun eh. Agbaringkwas gyradius. At dahil dyan, nagpropronate yung ating forearm. Yan. Yan yung illustration natin. At so yung unang picture ganyan. Ito 'yon. Ito 'yon. Inan niyo ulit yung picture, ito 'yon. So nakasupine 'yan. Pero pag nagpronate, ganito na siya yung radius. Agbaringkwas. So una, nakaganon tayo. Then, pag nagganon, ito ang nangyayari sa loob. Ito ang nangyayari sa loob. Sa radius, pag nagganon tayo. So, yan ang action ng ating pronator teres muscle. Kita nyo ulit yung picture. Makikita nyo yung origin dito sa humerus at saka sa ulna. Tapos, ang hila niya sa radius. Yan. Kasi sa radius naka-attach or naka-insert yung ating pronator teres muscle. So, pag nag-contract, mahihila yan. Magbabaringkwas. Kaya magaganon. Ang panghuling visual aid ko dito ay ito. Makikita natin dito na yung isa ay galing sa humerus, yung isa ay galing sa ulna at mag-i-insert sila sa may radius. Kaya ganyan ang itsura ng ating pronator teres muscle. Ayan. Thank you.